God, purihin siya ay awitan at kapurihan magkakailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, hindi kanyang mga isda't ibon, mga mubat karagatan ay siyang banal at nakita. Ng kanyang ngalan, lahat ng ninikha niya ay mabuti. Nagyaman niya ng nuusan, inyo ang Panginoon, pakinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magkakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Sari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, ang nananuluknok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo,
sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at pinining bato, ikaw ay nagtayo ng dakil at walang maliw na dahanan mo. Pagibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, ay malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga. Pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na namumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na may kapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Magsitayo po ang lahat. Aking bahay na pininim, ipagpapalain
nawain lagi. Nang ngalan ko'y manatili. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalap sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya rito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal na mahal ka ni Lord. Sige nga po, ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ang mga anak ng Diyos ay laging masaya. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay laging nagpapasalamat. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay laging nagmamahal. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Pakitingnan po ninyo ang inyong katabi. Tingnan niyo ang katabi, natutulog eh. Ayan. Tanungin mo, may bahay ka ba? Ayan. Lahat tayo ay may bahay. Amen? At kapag kayo ay may bahay, ano pong ginagawa natin? Diba, pinananatili natin ang kaayusan ng ating bahay. Tama po ba? Kapag madumi, nililinis. Kapag may sira, aayusin. At ito'y inaalagaan natin upang huwag mapasukan ng masasamang loob. Amen? Ay kung halimbawa, merong isang tao, no? Halimbawa kayo umalis, no? Sa inyong bahay. At tapos, yung isa mong kasamahan, anong ginawa? Aba, ay nagparti-parti doon sa loob ng iyong bahay nang walang pahintulot, no? Naglagay ng mga dekorasyon, nagluto ng kung ano-ano, tapos sa mga kasamahan, ay walang pakundangan sa pagpaparti. Ay di andumi. Pagdating mo sa bahay, matutuwa ka? Hindi. Anong sasabihin kayo? Anong ginawa niyo sa bahay ko? Lumayas kayo ngayon. Ah, talagang magagalit ka. Bakit? Yang bahay na iyan ay hindi lang basta bahay. Yan ay tahanan. Sapagkat
kapag yan ay tahanan, nadyan ang pamilya, nadyan ang buhay ko, kaya ang tahanan ay banal. Ganito natin ilarawan ang ating mabuting balita. Bakit? Sapagkat ano ang nangyari? Ang Panginoong Hesus nagalit. Ito ay bibihirang mangyari sa mabuting sa mga ebanghelyo na ang Panginoong Hesus ay nagalit. Sapagkat anong ginawa ng Panginoong Hesus? Pinagtataob niya ang mga nagtitinda sa loob ng templo, no? Yung mga namamalit. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Sapagkat hindi lang karamihan na panlabas, ang nilinis doon ni Hesus. Bakit? Nilinis din doon ng ano? Ang ginagawang korupsyon ng mga namumuno sa loob ng templo. Ay bakit ho? Sapagkat kapag ang mga Hudyo ay pupunta ng templo ng Jerusalem at sila ay mag-aalay, ay yung kanila hong dalang iaalay hindi pwede. Kasi merong tinda sa loob ng templo. At ang masakit nito, mas mahal ang tinda sa templo kaysa doon sa labas. Ikalawa, kapag ikay pupunta sa templo, ikay mag-aabuloy, ikay magbibigay, no? Subalit, yung daladala mong iaalay na pera, no? Galing sa iyong bayan, hindi pwedeng ipasok sa loob ng templo. Merong silang sariling money changer na napakababa ng palitan. Kaya doon nagalit si Hesus. Bakit? Hindi lang kasi ginawang palengke ang tahanan ng aking ama, kundi ginawa niyong ano? Ginawa niyong bahay ng mga magnanakaw, no? Kaya nga galit na galit. Sino? Una yung mga namumuno sa templo. Bakit? Lugi. No? Wala silang kikita. Nagwala ang Panginoong Hesus eh. Kaya tuloy inaitanong, ano ang karapatan mo para gawin ito? Anong sabi ng Panginoong Hesus? Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw ay iyan ay aking itatayo muli. Subalit hindi nila naintindihan yon. Sapagkat ang pinatutungkulan ng Panginoong Hesus ay ang kanyang katawan, ang kanyang sarili, ang bagong templo, ang bagong simbahan. Tignan natin, ating balikan ulit ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ang unang pagbasa natin at ang ating salmong tugunan, yan ay nababasa tuwing Sabado de Gloria. Yan ay binabasa tuwing Easter Vigil. Bakit? Anong sabi ng propeta sa unang pagbasa? Nakita ko doon sa templo, doon sa bandang silangan, ay may umaagos na tubig. Ang tanong ko'y ito, bakit silangan? Pwede namang hilaga, pwede namang kanluran, pero bakit silangan? Sapagkat saan ba sumisikat ang araw? Sa silangan. Pinakikita dito ng unang pagbasa, kaya sa silangan nang gagaling, isa pagkat dyan, umaakit ang araw. Ikaw ba'y sunrise? Na doon ang liwanag. Ang Diyos ay nagbibigay ng liwanag, kaya sa silangan. At bakit umaapaw doon ng tubig? Simply because, ano ba ang larawan ng tubig? Nagbibigay ng buhay. Kaya anong sabi ng unang pagbasa? Lahat ng madaluyan ng tubig ay ano? Nabubuhay. Ultimo, yung maalat na dagat, naging tabang nung dumaan ng tubig mula sa templo. Abay, napakagandang larawang ito. Bakit? Sapagkat pinakikita dito na ang simbahan, ang templo, ay nagbibigay ng liwanag at nagbibigay ng buhay. Amen? Eh bakit kayo napunta sa simbahan ng Quiapo? Ay kaya dami naman simbahan sa Maynila, ay bakit dito tayo napunta? Simple lang, bakit? Sapagkat alam natin na sa simbahang ito, ang liwanag ng Diyos ang siyang gumagabay sa atin. Amen? At sa simbahang ito, narito ang buhay at buhay na tubig. Sino yun? Walang iba, kundi ang mahal na pong Hesus Nazareno. At tinanin nyo, kapag ho kayo may problema, saan ba kayo napunta?
ay bibigat din sa simbahan. Oh. Kapag ikaw ay sinaktan ng jowa mo, dito pupunta. Pag hihingi ng pambayad sa utang, dito pupunta. Di ba ga? Yung iba'y akit pa sa likod. Di ba ga? Bakit? Sapagkat nakakaramdam tayo ng kapayapaan, kaayusan, at ano, ramdam natin, narito ang Diyos upang tayo ay samahan. Amen? Kaya nga sabi ng ating salmong tugunan, doon sa bayan ng Diyos ang batis ay umaagos. Bakit? Sapagkat, tandaan natin, napakaganda na sinabi ni Pope Francis, ang simbahan ay isang malaking ospital. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, welcome to the hospital. Bakit? Lahat tayo dito may sakit. Oo. Psychological, spiritual, physical, lahat tayo may sakit. At bakit tayo napunta sa simbahan? Sapagkat meron tayong dakilang manggagamot. Sino yun? Ang Diyos. Ang bukal ng buhay na magpapagaling sa atin. Amen? At ito ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa ating mabuting balita. Gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Ang simbahan na yan, ang templong iyan, ay walang iba kundi si Jesus. Subalit ang simbahan na iyan ay hindi lamang pumapatungkol sa istrukturang ito. Tayo bilang mga binyagan, tayong mga deboto, tayo ay bahagi ng simbahang ito. Magiging walang saysay ang istrukturang ito kung tayong mga mananampalataya, tayong mga binyagan, tayong mga deboto ay hindi nakikiisa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. May malaki tayong pananagutan, may malaki tayong responsibilidad sapagkat tayo ngayon ang simbahan, no? Tayo ngayon ang nagiging extension ni Jesus lalo tigit sa mga nangangailangan. Sapagkat ngayong araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatalaga ng Basilica ng St. John Lateran. Ito ay mas kilalang katedral ng Santo Papa. Ano ang ibig ko sabihin? Sino po dito ang taga-Maynila, taas ng kamay? Ayan. Oh. Ay nasa ng ating katedral na doon sa Intramuros. Diba? At kapag kayo pumasok sa simbahan ng Intramuros doon, ng Basilica Cathedral of the Immaculate Conception, may makikita kayong upuan sa may unahan. Yan ang upuan ng ating obispo ng Maynila. Ang lubang kagalang-galang, ang kanyang kabunyan, Jose Cardinal Vincula. At yung upuan na yon ay sumisimbolo saan? Sa kanyang pamumuno. Ay bakit pinagririwang natin ngayon para ng dedication ng St. John Lateran? Sapagkat ito ang katedral ng Santo Papa. Bago pa nalikha ang St. Peter's Basilica, ang Santo Papa ay namamalagi sa St. John Lateran. Ito ay itinalaga noong November 9, 324 AD. Sinong buhay na noon? Taas ang kamay. Ay, salamat sa Diyos at wala. Ano? At ito ay itinalaga ni Papa San Silvestre, no? Yung pinakaunang Pope Saint Silvestre. At itong simbahang ito, itong basilikang ito ng St. John Lateran ay dedicated to St. John the Baptist and St. John the Evangelist. At dito, itong simbahang ito, itong basilikang ito, ito ay ito'y donation ng Laterani family na kamag-anak nino ni Haring Constantino na itong si Haring Constantino ay ipinahayag niya na ang official religion ng Roman Empire ay ano? Ay ang Kristyanismo noong 313 AD. Ay anong ditong tinuturo sa atin ng kapistahan ito? Simple lang. Tayo'y pinapaalalahanan ng kapistahan ito na una, si Jesus ang namumuno sa simbahan. Amen? At sino ang pinangangalagaan niya? Tayo.
Kaya nga, ngayong araw na ito, ipagdasal natin ang Santo Papa upang nang sa ganun ang kanyang pamamalakad, pamumuno ay gabayan ng Espiritu Santo. Ikalawa, bukod sa pagdadasal sa Santo Papa, tayo din ay pinapaalalahanan na alagaan natin ang simbahang istruktural, itong structure, at pati tayo. Hindi pwedeng malinis ang isa, madumi ang isa. Kailangan yan ay pareho. No? Kung malinis ang simbahan, tayo din bilang mga mananampalataya ay natututo ding malinis. Sapagkat ang simbahan ay hindi lamang simbahan. Ito ay ating tahanan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo for the last time. Sabihin mo, welcome home. Oo, tahanan natin ang simbahang ito. Be at home. Pero wag naman yung ituling na bahay na nakukuya-kuya-kuy ka at papasok ka dito at nakashort. Ano ka, nasa Boracay? Hindi. Ito pa rin ay tahanan ng Diyos. Kaya pangatlo, pinapaalalahanan ako, igalang natin ang lugar na ito. Hindi ito lugar para mag-date, hindi ito lugar para mag-picnic, hindi ito lugar para mag-tsismisan. Ito ang lugar na ito'y nakatalaga para tayo ay makipag-usap, makipag-niig, at maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Nawa sa pagkapatuloy ng ating banal na misa, ito ang biyayang tanggapin natin na ang simbahan na hindi lang istruktura, tayo ay bahagi ng simbahang din ito. At sinong pinakaulo natin? Si Jesus. Kaya ang ating mga simbahan, alagaan, panatilihing malinis, at huwag gawing lugar kung saan gagawa tayo ng kung ano-ano. Ito ay lugar kung saan tayo ay nakikipag-usap, tayo ay namamalas natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo na kanyang simbahan. Isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos naway matagpuan ang bato ng pananampalataya si San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Atin nawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ayat ala ng nasa'yo, muling
ingat ang aking alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkalob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon. Sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalangin ang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na may pagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ng gusaling kababanaagan ng iyong tinibong sangbayan ng kaisa ng anak mo, palagi ng makapagpaluwal ng mga kasapi na sa isasapit ng malwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga hukbo, tumulong ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitaasan. Inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa pagitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa pagitasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay maabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalat ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Handog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-anim ng umaga sa GMA 7. Gayun din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak
kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayan ng mong lupa. Sambayan mo sa lupang ibabaw, ipagalom mong sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanang inang kadakilaan sa langit ay may pasok sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, dating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang lupo kaming nananalangin na kami nagmamakaawang kalugdan mo po. Ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila lang magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iaon mo sila mula sa purgatorio at bigyang puwang ang iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugon at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesús Nazareno. Viva. Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Amin, parang mo ang aming buhay at kasal sa Padre Jesus
Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwal natin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinunwal natin ka namin.